Magandang araw mga chong mga chang. Kumusta na kayo? Ngayong araw na ito, may pabasahin akong balita. Susubukan ko lang namang gayahin yung pagbabalita ni Mike Enriquez sa 24 oras sa GMA News. Wow. Hindi yun madali, pero challenge yun para sa akin. Manood kayo ha! Apo! Magdamag na binayo kagabi ng bagyong si Ulysses ang probinsya ng Rizal sa pamamagitan ng malalakas na hangin at walang humpay na ulan. Itinaas ng PAGASA ang antas ng bagyo sa signal number 4. Mas mahina ito kaysa sa bagyong si Rolly na tumama at nanalanta sa Kabikulan, ngunit tinutumbok naman ngayon at pinipiligro ang Kamaynilaan, pati na ang Rizal at iba pang karatig probinsya. Mabilis na napuno at tumapaw ang mga ilog at kanal sa Rizal. Dahilan upang tumaas ang level ng tubig sa Angat Dam, Laguna de Bay at Marikina River. Kagad nagsilika sa mga taong naninirahan malapit sa mga ilog. Ngunit naging mabilis ang pagtaas ng tubig baha sa halos lahat ng lugar sa probinsya. Sa mga oras na ito, lubog sa baha ang unang palapag ng maraming lugar sa Rizal. Maraming mamamayan ang walang matakbuhan at nangandoon sa bubong ng kanilang mga bahay habang humihingi ng saklolo. Patuloy ang aming pagmamonitor sa sitwasyon, lalo na sa tumataas pang level ng tubig baha. Patuloy din ang aming koordinasyon sa mga local government units ng probinsya. Kasalukuyang natataranta ngayon kung paano ililigtas ang napakaraming mamamayan na nanganganib sa baha. Mag-ingat po tayo mga kababayan. Ang bagyong si Ulysses, huwag hindi tayo tatantanan. Ayan, tapos na. Ang hirap palang gayahin ni Mike Enriquez. Hindi na ako uulit. Pero alam niyo na siguro yung tungkol sa balitang yan. Narinig niyo na siguro yan. Tsaka siyempre, alam naman natin kung ano-ano yung mga nangyari noong bagyo. Dumaan kaya dito yung bagyo? Opo. Sige, sagutin natin yung mga tanong na ito. Una, ano ang pangalan ng dalawang bagyo na binanggit sa balita? Ikalawa, ano ang pagkakaiba ng dalawang bagyo? Ikatlo, ano ang peligrong dala ng bagyong Ulysses sa probinsya ng Rizal? Ikaapat, gaano kalalim ang naging pagbaha sa maraming lugar sa probinsya ng Rizal? Ikalima, sa inyong palagay, ano ang mga posibleng dahilan ng malalim na pagbaha maliban sa malalakas na ulan na dala ng bagyong si Ulysses? Sige, i-post nyo muna yung video para masagutan nyo yung mga tanong. Ano, tapos na ba kayo? Nasagutan nyo ba lahat? Tingnan natin. Una, ano ang pangalan ng dalawang bagyo na binanggit sa balita? Ang sagot, bagyong Rolly at bagyong Ulysses. Ikalawa, ano ang pagkakaiba ng dalawang bagyo? Ang sagot, yung bagyong si Rolly, sa Kabikulan o Bicol region yun tumama. Grabe din yung sinira noon doon. Yung bagyong Ulysses naman, tumama yun sa Kamaynilaan o Metro Manila. Pati na sa mga katabing probinsya, kasama na yung Rizal, kasama dito sa atin. Ikatlo, ano ang pinakamalaking peligrong dala ng bagyong Ulysses sa probinsya ng Rizal? Ang sagot, malalalim na baha, as in lagpas tao, lubog yung first floor. Ikaapat, gaano kalalim ang naging pagbaha sa maraming lugar sa probinsya ng Rizal? Ang sagot, ayun nga, lubog ang first floor ng mga bahay sa maraming lugar. Naging ilog yung mga kalsada, naging dagat yung mga bakanting lupain. Ikalima, sa inyong palagay, ano ang posibleng dahilan ng malalalim na pagbaha maliban sa malalakas na ulan na dala ng bagyong si Ulysses? Ang sagot, sa palagay ko, isa sa mga dahilan yung pagkakalbo ng kabundukan. Tapos yung illegal logging. Tapos yung pagsisemento ng mga kalupaan. Kapag sementado na kasi, wala nang lupang sisip-sip sa tubig ulan. Diretso na yun sa mga kanal, tapos sa mga ilog. Isa pa,
yung pagsikip naman ng mga ilog dahil sa mga squatter, saka yung basura na bumabara sa mga ilog. O ano, pareho ba yung mga sagot natin? Sana. Tingnan muna natin ito. Wow. Yan yung mga posibleng comments ng mga nakapanood sa balita natin kung nandito siya sa YouTube at yung totoong Mike Enriquez yung nagbabalita. Basahin natin isa-isa. Justin Bieber, IKR. Ibig sabihin, I know, right? Ramdam ko ang bagyo. Taga-Rizal kaya ako. Tita Plantita, pasaway na bagyo yan. Nasira yung mga halaman ko. Batang Teki, wah! Nahulog yung iPhone ko sa baha. Anton Maton, nasaan ang gobyerno? Bakit hindi iligtas sa mga tao? Lolo Digong, nandito, umikilos na kami. May angal ka? Pusang Gala, papano na me? I hate plaids. Hinday Tambay, ayan kasi, sige, kalbuhin nyo pa yung bundok. Lazada Online, free delivery on special items worth 5,000 pesos and above. Hari, limited offer only. Yung mga comments na yan, mga reaction yan, saka opinion ng mga tao na nakapanood o nakapakinig sa balita natin. Maraming ganyan sa mga video sa YouTube, saka sa mga post sa Facebook. Yung iba may sense naman yung sinasabi. Yung iba naglalabas lang na sama ng loob. Yung iba wala lang, nagpapapansin lang. At may mga nagko-commercial din paminsan-minsan. Pero para saan ba yung mga yan? Bakit nagko-comment yung mga tao sa mga video sa YouTube, saka sa mga post sa Facebook? Anong mapapala nila sa ganon? May karapatan ang lahat ng tao sa malayang pagsasalita. Sa Ingles, may freedom of speech tayo. Kaya lang, kasabay ng freedom of speech yung pagiging responsible natin sa mga sinasabi natin. May mga tama sa kamali syempre. Kapag may sinabi kang kasinungalingan sa mga comments mo, pwede kang madimanda. Wow. Kapag may iniinsulto ka na ibang tao sa comments mo, pwede kang idemanda. Kapag may binastos kang ibang tao sa comments mo, pwede kang idemanda. Sa YouTube kasi, saka sa Facebook, o sa iba pang sites ng social media, makikita ng marami yung mga comments mo. Kaya kapag may nasabi ka na hindi maganda sa ibang tao, sigurado lalaki yung issue na yun. Kaya nga, warning ko lang, ingat-ingat lang. Apo! Pero pag-aralan natin ito ngayon ng mas malalim. Reaksyon. Ito ay mga salita o kilos kasunod ng isang pangyayari kung saan ang nagpapahayag na reaksyon ay apektado ng nasabing pangyayari. Halimbawa, pangyayari, ginulat mo ang lola mo. Reaksyon, ay Diyos na mahabagin, ano ka bang bata ka? Isa pang halimbawa, pangyayari, sinabihan mo ang kapatid mong dalaga na tumaba siya. Reaksyon, ano? Sino ka para sabihin sa kanyan? Alam mo ba na bla 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 bla? Ganyan yung mga reaksyon. Kung mapapansin nyo, agad-agad lumalabas sa bibig ng mga tao yung reaksyon. Pagkatapos nung nangyari, nasanhi nito. Kadalasan, yung mga reaksyon, hindi pinag-iisipan yon, hindi pinagdidesisyonan. Basta na lang lumalabas. Sabi nga ng isang proverb, kung ano yung nasa puso, yun ang lalabas ang nguso. Nguso para may rhyme sa puso. Anyway, ano naman yung opinion? Ang opinion ay pansariling paniniwala na nabubuo tungkol sa isang issue. Halimbawa, issue, bumahan ng malalim sa Rizal dahil sa bagyong Ulysses. Opinion 1, barado kasi ng basura yung mga ilog. Opinion 2, nakakalbo na kasi ang mga bundok. Opinion 3, kasalanan ng gobyerno yan. O diba? Yan ang mga opinion. May sinasabi, may sinisisi, may pagsusuri kung anong dahilan. In short, pinag-iisipan muna. At yun ang malaking pagkakaiba ng reaksyon sa opinion. Ang reaksyon, instant yun.
wala nang isip-isip pa ang opinion, gumagamit pa ng isip kahit papano. Naiintindihan niyo na ba yung pagkakaiba na reaksyon tsaka opinion? Opo. Tingnan natin. Sabihin mo reaksyon o opinion ang mga sumusunod na pangungusap. Una, alam mo, mabait naman pala yung matandang nakatira sa may kanto. Ikalawa, siguro kaya nagalit si ma'am kasi ang gugulo natin kanina. Ikatlo, seryoso ka ba? Pupunta ka sa school bukas. Ikaapat, ayoko na. Napapagod na ako sa kakalaro ng ML. Ikalima, tumahimik kayo. Bibigyan kayo ng video ng 5 seconds para sumagot. Pero gaya ng dati, pwede nyo namang i-pause. Sige, game. Ano, tapos na ba? Tingnan natin yung mga sagot nyo. Una, alam mo, mabait naman pala yung matandang nakatira sa may kanto. Opinion yon. Halatang napag-isipan na niya yung ugali ng matanda bago siya nagsalita. Ikalawa, siguro kaya nagalit si ma'am kasi ang gugulo natin kanina. Opinion din yon. Napag-isipan niya rin kung bakit nagalit si ma'am. Ikatlo, seryoso ka ba? Pupunta ka sa school bukas. Reaksyon yon. Walang isip-isip. Tatanong nga eh. Ikaapat, ayoko na. Napapagod na ako sa kalalaro ng ML. Reaction din yon. Nagsasabi lang siya ng sarili niyang nararamdaman. Hindi sariling paniniwala. Ikalima, tumahimik kayo. Reaction yon. Galit. Oh, nakailan tama kayo. Perfect ba? Sana. Mag-focus naman tayo ngayon sa pagbibigay ng opinion. Ayan, galing sa module nyo yan. Yan yung mga mungkahi o suggestions para hindi kayo mapahama kapag nagbibigay kayo ng opinion nyo sa Facebook, sa Twitter, sa YouTube o kahit saan. Para walang magagalit sa inyo. At syempre, walang magdidemanda sa inyo. Una, unawain ng mabuti ang nabasa, napakinggan o napanood. Siyempre, importante na naiintindihan nyo yung issue. Kapag mali kasi yung intindi nyo sa issue, kahit walang masama sa sasabihin mong opinion, mali pa rin yung opinion mo. Halimbawa, sinabi ng kaklase mo, okay sa akin yung pagkakaibigan ni Buboy sa kani Ana. Ang dinig mo, okay sa akin yung pag-iibigan ni Buboy sa kani Ana. Sinabi mo sa ibang tao, siguro na-develop na sila Buboy at Ana sa isa't isa. O diba mali? Dahil sa maling pagkakatinig mo sa isang salita, magkakaibigan, naging iba yung naibigay mong opinion. Kaya importante talaga na naiintindihan mo yung issue bago ka magbigay ng opinion. Opo. Ikalawa, tingnan na magkabilang panig. Isipin ang mabuti at masamang maidudulot ng nabasa, napakinggan o napanood. Dito mag-iisip ka talaga. Pag-iisipan mo kung ano yung tama at mali sa issue bago ka aayon o kukontra. Oo, ang pag-ayon o pagkontra ay pagbibigay din ng opinion. At hindi ka pwedeng kontra lang ng kontra kung hindi mo pa naiisip na pwede ka naman palang umaayon sa issue. Halimbawa, siya, may quiz daw tayo ngayon. Ikaw, ano? Di ba quarterly test na bukas? Siya, yun ang sabi ni ma'am. Ikaw, mali naman yun. Hindi na dapat nag-quiz bago yung quarterly test. Siya, sabi ni ma'am, ang maka-perfect daw sa quiz exempted sa quarterly test. O, di ba? Yan ang example ng opinion na hindi pa alam ang buong issue. Ikatlo, maging magalang sa pagpapahayag. Huwag gagamit ng masasamang salita o mga salitang makakasakit sa damdamin ng iba. Obvious na to. Hindi tama na gumamit ng bastos o masasamang salita sa pagbibigay ng opinion o kahit simpleng komento lang. Kapag nakasakit ka kasi ng damdamin ng iba, pwede kang mademanda. Kung hindi man, pwede kang maban sa YouTube o sa Facebook o kung saan ka man naglagay ng bastos na opinion mo. Ikaapat,
magpahayag din ng maaaring solusyon. Hindi naman required ito. Hindi naman sa lahat ng opinion mo, kailangan mong magbigay ng solusyon o suggestion. Pero maganda kung masasanay ka sa ganito. Halimbawa, issue. Lumubog ang lungsod ng Marikina dahil sa bagyong Ulysses. Opinyon. Kasalanan ng illegal logging yan. Dapat kasi hulihin saka ikulong agad yung mga illegal loggers. Ayan. Ganyan ang pagbibigay ng suggestion pagkatapos mong magbigay ng opinyon. Opinyon yung kasalanan ng illegal logging yan. Suggestion naman yung dapat kasi hulihin saka ikulong agad yung mga illegal loggers. Apo! Hehehe. Ikalima. Simula ng pagpapahayag sa mga katagang para sa akin, sa palagay ko, kung tatanungin niyo ako, sa tingin ko, at iba pa. Kapag sinimulan mo yung opinion mo sa ganitong mga kataga, magigets agad ng mga kabasa na opinion mo lang yung sinasabi mo. Minsan kasi, kapag walang ganitong mga kataga, iisipin ng mga kabasa na totoo yung sinabi mo. At kung hindi pala totoo yun, pwede kang matimanda o pwede kang magkaproblema. Halimbawa, nilalagyan at sinisipon at inuubos si Enzo, ang best friend mo. Tumawag siya sa'yo para ipaalam sa'yo ang issue. May COVID si Enzo, nasabi mo. Ang problema, may mga kaibigan ka na nakarinig sa'yo. May COVID daw si Enzo? Baka mahawa tayo. Tara, i-report natin sa munisipyo. Dapat madala siya sa isolation facility. At matapos ma-check up si Enzo ng doktor at wala naman pala siyang COVID, tumawag siya ulit sa'yo. Ikaw pala yung nagpakalat na may COVID ako. I hate you. Ayan. Ganyan ang mangyayari kapag yung opinion mo, sinasabi mo na parang totoo. Kung ginamitan mo sana kahit ang salitang siguro o baka, hindi sana nagkagulo. Iba kasi yung dating kapag sinabi mong may COVID si Enzo. Kumpara sa baka may COVID si Enzo. Teka, di ba aso si Enzo? O ano, naiintindihan nyo ba? Apo! Tingnan natin. Magbigay ng sariling opinion sa mga sumusunod na issue. Sabihin kung tama o mali, kung sang-ayon kayo o kontra, at magpaliwanag. Sundin ang mga suhestyon na napag-usapan natin para maging maayos ang opinion nyo. Isulat ang inyong mga sagot sa notebooks nyo. Una, pagiging Miss Philippines ni Catriona Gray kahit nakalahati lang ang pagiging Pilipina niya. Ikalawa, paglalaro ng mga bata sa daan sa panahon ng pandemya. Ikatlo, palagi ang pag-inom ng soft drinks. Ikaapat, pagbibigay ng limos sa mga batang kalye na may bit-bit na plastic ng rugby. Ikalima, pagbabakasyon sa lugar ng mga kamag-anak sa malalayong probinsya. O sige, i-post nyo muna yung video para makasagot kayo. Tapos na ba? Ang gagawin ko, magbibigay ako ng sarili kong opinion sa mga issue na yan. Pareho man o hindi yung opinion natin, walang problema doon. Basta maayos yung pagkakabuo nyo sa opinion nyo at sumusunod kayo sa suggestions na ibinigay ko, tama kayo. Wow. Ito yung mga opinion ko. Una, pagiging Miss Philippines ni Catriona Gray kahit nakalahati lang ang pagiging Pilipina niya. Sa tingin ko, wala namang problema dito. Basta may dugong Pilipina si Catriona, okay lang sa akin na maging Miss Philippines siya. Naging Miss Universe nga siya, diba? Ikalawa, paglalaro ng mga bata sa daan sa panahon ng pandemya. Para sa akin, hindi tama ito. Kapag kasi may dumaan na may COVID, tapos hindi nakamask, malamang mahawa yung mga bata. Mas ligtas yung mga bata kung sa loob ng bahay maglalaro, o kaya sa likod bahay. Okay. Ikatlo, palagi ang pag-inom ng soft drinks. Para sa akin, masama ito. Masama ang sobrang soft drinks sa katawan, kahit itanong nyo pa sa doktor. Ika-apat, pagbibigay ng limo sa mga batang kalye na may bit-bit na plastic ng rugby. Sa palagay ko, hindi sila dapat bigyan ng limos. Gagawin lang nilang pambili ng rugby yung ibibigay sa kanila.
Ikalima, pagbabakasyon sa lugar ng mga kamag-anak sa malalayong probinsya. Para sa akin, okay ito. Kahit isang buwan lang kada taon, maramdaman ko yung buhay probinsya. Preskong hangin, saribang pagkain, walang signal, walang internet. Ayan, yan ang mga opinion ko. Gaya ng sabi ko, kahit magkakontra yung mga opinion natin, kung maayos ang pagkakasulat nyo, tama kayo. O paano? Hanggang dito na lang muna yung lesson natin. Bahala na lang ulit si teacher kung may dadagdag siya. Bahala na din siya sa mga sagot nyo sa mga exercises natin. Bukas, chechekan niya yung mga yan. Oras naman ngayon para gawin nyo yung module nyo. Gawin nyo yung gawain sa pagkatuto bilang isa sa pahina 21. Saka yung gawain sa pagkatuto bilang 3 sa pahina 23. Kita-kits na lang sa next video. Ingat-ingat na lang. Bye-bye.